Hi guys, samahan niyo ako sa aking kusina. Magluluto tayo ng Japanese dinner tonight. So gagawa tayo ng sushi at saka gagawa tayo ng tempura. So na-prep ko na yung mga ingredients dito. Tapos sa sushi, magpo-fry ako ng chicken. Yun yung gagamitin natin para sa ano, para sa toppings. Okay? Prito na natin yung ating chicken. Okay? So, mainit na yung ating kawali. So, I'm gonna put some canola oil. Actually, yung canola oil is good for your heart. Kaya ito yung ginagamit namin. Alala, sabi lang ni mother yun. Ginaya ko lang. So, painitin muna natin yung mantika. Meanwhile, lalagay natin ito ng etlog. So, ganito lang yun, guys. Ibabalutin lang natin siya ng egg at saka flour. Ganun lang yung ginawa ko doon. Tapos mamaya gagawa ulit tayo ng panibagong ano, butter para sa ating tempura. So kailangan natin ng flour. All purpose flour. Parang lagi akong nabubulol pag ito yung ano ko. Nakakainis. Tapos kailangan, lalagyan natin ng konting cornstarch. Konti lang. Tapos lalagyan ko rin yun ng konting salt para may lasa na yung ano, yung pinrito natin mga vegetable. Tapos konting pepper. Tsaka meron tayo ditong isang etlog. Kukunin lang natin yung yolk. Kailangan ko lang yung yolk. Hindi ko kailangan yung white. Yung cold water, konti-konti lang natin siyang i-ano, i-halo. Hanggang makuha natin yung texture na ano, para sa butter. Parang gumagawa ka lang din ng pancake. So, nakikita ko na kumukulo-kulo na yung ating mantika. Naluto na natin yung rice din, luto na. So, maraming preparation yung paggawa ng sushi. Pero, once nagawa naman na, sulit lahat ng pagod nyo kasi ang sarap. So, ayan na, parang nakukuha ko na yung gusto ko na texture. Yung parang runny siya. Pero kailangan wala siyang buo-buo. Kailangan na ano lahat. Na-dissolve lahat yung mga flour nyo. Tsaka, so pag ready na to, isi-set aside lang natin. Ipiprito na natin ang ating chicken. Pwede na. Prito lang natin na ganun. Gagawa lang tayo ng yung parang ano, chicken strip. Halu-haluin nyo lang siya na ganun. Tapos habang mainit siya, di ba meron tayong ginawang ano dito, mixture of, meron akong rice vinegar, at saka rice, meron tayong rice vinegar, salt, at saka sugar. Nalagay lang natin dito.
Kasi ito yung pampalasa ng sushi rice. Habang mainit ang mata. So make sure na may lalagay lang natin ito. Tapos, ihalo-halo. Saka para hindi rin siya magdikit-dikit. Multitasking ako today ah. Ito, brown. Yan yung gusto nyong texture. Yung brown na yung, ano mo, yung chicken mo. So, ready na yung chicken natin. Ito yung ating roller. Dito natin i-roll yan. So, yun yung ating roller. So, ibabalot natin yung ating pang-roll. Pang rock and roll. Okay. Ng cling wrap. So, in this side, magpiprito na rin ako ng ano para mag-start na rin. Pipritoin natin yung ating ano, tempura. Masyadong maraming gawain ang paggawa ng sushi. So, luto na yung ating chicken. Yung ibang chicken na gagamitin natin. Okay, so, luto na yung chicken natin. Ngayon, magluluto naman tayo ng ating potato. Ay, zucchini. So, yung sweet potato rin, ganun din ang gagawin natin. Deep fried din natin siya na ganun. So, habang naghihintay tayo ng maluto yung mga ating tempura, I'm just gonna show you how to ano roll ng sushi. Sushi! So, kailangan natin, of course, ng asin. Tapos, ito na yung rice natin. Ready na, hindi na siya mainit. So, para sa isang seaweed na ganyan, kailangan mo lang ng half cup na kanin. Para hindi ka nang marami. Okay? Yan lang ang kailangan. So, kailangan natin maghugas ng kamay. Kailangan basa lagi yung kamay mo para ano. Para hindi dumikit yung kanin sa ano sa kamay mo. So, ano na lang natin to, distribute. So, pag na-distribute na natin yung rice na ganyan, pag na-distribute na, so, ano lang natin. Flip. Tapos, maglalagay tayo na yung pinrito natin chicken kanina. Damihan na natin para masarap. Tapos cucumber para meron siyang crunch pag kinakagat mo siya. Diba? So pag yan, nandyan na, tsaka mo siya i-roll na ganito. So habang niro-roll mo, inaano mo siya yung dinidiin mo siyang mahigpit. Tapos inaalis mo yung roller. Yung sushi lang yung niroroll mo. Okay? So, flip mo siya dito. Tapos, niroroll mo rin. Sa kabila. Yan. Tapos, ano mo lang siya. Idiin-diin mo lang siyang ganun. Okay? So, pag naroll na siya, ayan na siya. Pag naroll na siya na ganun, kailangan natin ng dalawang cling wrap. Pag nagawa na yan, lalagyan natin ang ating avocado. Napipit na siya. Ay, napipit na siya yung avocado mo. Ayan na. Okay? Saka lang natin siya hihiwain.
So hinihiwa ko siya with the ano, with the cling wrap para hindi siya matanggal. Ayan na yung ating finished product. Tingnan natin yung nagawa nating sushi ito. There you go, guys. So, kung gusto nyong i-try yung paggawa ng sushi, please don't forget to subscribe to my channel at saka give this video a like, share nyo sa mga friends nyo. Magluluto pa ako ng mga exciting recipes in the future. Okay, thanks for watching. Bye!